Hello, kumusta kayong lahat, mga kaibigan sa Facebook at saka YouTube. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa gabing ito. At nandito na naman tayo upang pag-usapan ang ating binabantayan na kaso ni General Bantag at ang kanilang mga ipinupukol na pag-aakusa sa kanya na mariing itinatanggi ni General Bantag, dahil paano naman hindi niya itatanggi kung talagang totoo na hindi niya ginawa ito. Kahit sino, kung ang isang tao ay ginagawan ka ng istorya upang makamtan lang nila ang kanilang mga gusto na mamayagpag at magpapatuloy sa kanilang mga negosyo na kasama ang mga drug lord sa Bilibid. Kaya kapag ang isang tao ay mabait ay at ginagawa mabait, pero ginagawa niya ang kanyang katungkulin para malinisan ang lahat ng mga masasama at ang mga sumisira sa mga kabataan at ang mga tao ay sinisira din nila, dahil siya ang mga pumaharang o siya ang nagbibigay ng hindi nagpapatuloy na mga klase ng negosyo na sumisira sa mga tao. At ang balita natin ngayon ay exciting, dahil si General Bantag at kasama ng kanyang legal counsel na si Attorney Rocky Balisong ay nagsampa ng kaso kay DOJ Remulla. Dahil matagal na, mga kaibigan, na hinihintay natin kung ano ang kalalabasan ng isinampa ng NBI at ang DOJ at ang yung isa na pinamumunuan ni yung DILG na pinamumunuan ni Abalos. Kaya yung NBI, yung NBI at saka PNP at saka yung DOJ. Kasi alam niyo, matagal na na hinihintay ko kung merong may bibigay na warrant of arrest o maibababa ang warrant of arrest kay General Bantag at saka kay yung kasama niya, si sino yung kasama niya nandun sa Bilibid. Dalawa sila na kakasuhan, pero hanggang ngayon ay wala tayong mahintay na ilalabas na warrant of arrest sa kanilang dalawa. Kaya ang nangyayari ngayon, dahil lumalabas na itong nangyayari,
ay itong nangyayari ngayon ay nakakabahala na dahil hinihintay nga ng mga kampo ni General Bantag ang mga hakbang ng mga NBI. Tatlo pa ito, mga kapulisan, NBI at ang DOJ. Pero hanggang ngayon ay hindi nila kayang palabasan ng warrant of arrest kay General Bantag. Kaya nag-rumispak na ang kampo ni General Bantag dahil ang Court of Appeal o ang mga kusgado ang kailangan na pag-sumitian ni General Bantag sa kanyang kaso laban kay Secretary Remulla. Hindi na doon sa DOJ at saka sa Ombudsman, kundi diretso na sa korte ang kanilang kaso laban kay Remulla. Pakinggan natin ang salita ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Nandito pa rin kami sa Mactan, Cebu. Hinihintay ang aming connecting flight papuntang Cagayan de Oro City. Okay, gusto kong i-share ang nakaka-inspire, nakaka-motivate na mga tawag sa akin galing sa mga Bantag supporters sa Amerika. Unahin ko yung tumawag sa Daly City, California. Sabi niya, Sir, palagi akong nanonood sa inyong mga vlog tungkol kay DJ Bantag at gusto kong ipaalam sa inyo, sabi niya, na dito sa Daly, I hope tama yung pronunciation ko, D-A-L-Y, Daly City, California. More than 90% kaming mga PhilAMS dito ay sumusuporta kay General Bantag. Grabe. Ganun. Mm. Wow. Kahit saan ka maglipat dito sa Filipino community. Sumusuporta, hindi lang sa atin. Lahat nadidismaya sa nangyayari sa Pilipinas, yung pag-handle ni Secretary Remulla sa mga pinaggagawa nila kay Buford Chief Bantag. Ganun. Nadidismaya na kami dito sa pinaggagawa ni Remulla. Ganun. Ano pa yung mga sinabi niya? You do not need the rocket science. yun ang exact word niya. You do not need rocket science to determine yung katotohanan na ano, puros paratang lang. Tama. Yung mga sinasabi, mga complaint tungkol kay General Bantag. Wika nga ng taong bayan, hindi na kailangan maging abogado pa dahil masyado nang halata ang mga pinanggagawa ni SOG Boying Remulla sa kaso ni General Bantag na puro akusasyon at puro pagdiin ang mga ito. Okay. So, all out support kami sa inyo, sir. Kaya sana ipagpatuloy mo ang pag-vlog of support kay Bantag. Dahil naniniwala kami na inosente siya. Ganon yung kanyang pagtawag. At ako, lalong nagbibigay sa akin ng inspiration yung mga ganong tawag. Okay. Merong isang tumawag din. California din. Hindi ko na malala what part of California. Basta hindi na Daly City. Sabi niya, Sir,
grabe, alam niya. Sa akin, hindi si General Bantag ang mastermind. Eh, sino? Tinanong ko, sino ang mastermind sa tingin mo? Nako, sabi niya, kung sino yung mas grabe ang batikos ni Percy Lapin, para sa akin, yun ang mas matindi na person of interest ko. Yun ang posibleng utak, mastermind. Hanggang dinital yun na yan. Oh. Grabe, yung batikos, atake ni Percy Lapid kay Rimulya, below the belt, nakaka-rimarim. Okay. Yeah, auf Wiederhören. Ich komm so nicht weiter. Na pagbabatikos. Tignan ninyo mga kaibigan. Marami nang mga naniniwala kay General Bantag dahil nakikita nga natin hindi na tayo kailangan maging matalino upang malaman ang mga nangyayari tungkol sa mga ipinukukol ng kalaban ni General Bantag. Kaya tignan natin sa mga ibang araw kung gugulong na ang isinampa ni Attorney Balisong kampo ni General Bantag tungkol sa kaso na ikakaso kay Isuji Rimulya dahil sa kanyang ginagawa na paninira sa kredibilidad ng isang tao. At wala naman silang mapatunayan na si General Bantag ang pumatay kay Percy Lapid. Kaya tutukon natin at tignan natin kung kailan mag-uumpisa ang kaso na ikakaso ni General Bantag kay Isuji Rimulya dahil wala na, natakpan na yung kaso nga ni Percy Lapid tungkol sa kanyang pagpatay. Eh, nawala na, natakpan dahil nakikita na natin ang kasinungalingan at personal interest ni DOJ Rimulya. Kaya sana po ay magtagumpay si General Bantag sa ikakaso kay Buing Rimulya para matauhan at walang manggagaya sa kanyang mga kasinungalingan at ang kanyang personal interest na ginagawa laban sa mabuting tao na si General Bantag. Maraming salamat po at sa sunod muli ay tutukan natin kung paano gugulong ang hustisya dahil doon na sa korte ibinigay ang reklamo na kaso tungkol kay Isuji Rimulya. Maraming salamat po at sa susunod muli na ating pag-vlog. Sana po ay mag-like at mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At maraming salamat sa inyong suporta. Pagpalain kayo ng Panginoon.